ginisang munggo na may sotanghon, ulam na, pangmerienda pa ang mga sangkap, munggo, kinapa-plates, dahon ng malunggay, dahon ng sili, panglad at siling pangsigang, sibuyas, bawang, kiwi or pinatiyong hipon, at sotanghon at para sa kumpletong sangkap na may bawat sukat. So, umpisa na natin. Una, magpakulo lang tayo ng 12 cups of water sa ating munggo. Sabay na natin ilagay ang ating tanglad. Tiktikin lang natin ang pinakang puno at ihalo na natin sa pinapakulo o pinapalambot nating munggo. So yan, medyo matagal pakuluan yan. Kaya habang napapakulo tayo, pwede na tayo mag-prepare ng ingredients sa pagigisa. So halimbawa, nasa kalagitnaan ng ating pagpapakulo or malapit ng maluto, pwede na tayo magsimula mag-isa sa kabilang kalan. Magpainit na tayo ng mantika. Igisa na natin ang ating bawang. Ayan. Igisa lang natin yan hanggang maging slightly golden brown para magka meron siya ng mas malasang garlic flavor pag nilagay natin sa sabaw. Huwag lang natin susunugin. So, ihalo na rin natin ang ating sibuyas. So, ayan. Igisa lang natin hanggang maging translucent na ang itsura ng ating sibuyas, para lumabas yung pinakang flavor ng gisa kapag hinalo natin sa sabaw. So yan. Pwede na natin ihalo rito yung isunod na natin ilagay ang ating hibi or yung pinatiyong hipon. Optional lang yan kung ayaw nyo yung lagyan ng hibi. Pero para sa akin, mas malasa kasi yung sabaw kapag meron hibi. Pero kung allergy kayo sa hipon, pwedeng wala yan. So, ihalo na rin natin ang tinapa. So, yung tinapa, kahit anong klaseng tinapa na available sa market. Kasi pare-parehas sa mga malalasa yan. Yun nga lang, medyo malangsa. So, kaya naglagay tayo ng tanglad. So, yung tanglad, kung wala naman tayong tanglad, pwede nating i-replace to ng luya or ng ginger. So, yan. Isa lang din natin ang ating kasama na pala natin sa gisayang tinapa para mas lumasa ang ating tinapa. So, kung malambot ang ating munggo, alisin na natin ang tanglad. So, napapansin nyo, medyo konti ng sabaw. Pwede na tayo mag-add ng sabaw kung medyo hinulang na. So, ihalo na natin yung ating gisa mixture. So, mabilis lang gawin to. Basta nakapagpalambot na tayo ng munggo, maluluto agad natin to ng mabibisan. Usually, ang ginagawa ko, nagpapalambot muna ako ng munggo eh. Halimbawa, bukas ako magluluto. So, kinagabihan, nagpapalambot na ako. Or minsan, binababad ko overnight. So, naghahalo rin pala ako ng dalawang fish broth cubes para mas maging malasa. Pero kung wala namang fish broth cubes, pwede natin i-replace ito ng patis. Pero para sa akin, mas malasa kapag fish broth cubes. So yan, pwede na natin ihalo ang ating sotanghon. Yung sotanghon, pinabad ko na ng bahagya tapos kidupit-dupit ko. Para hindi siya ganun kahaba kapag kinain natin. So yan, timplahan na rin natin ang paminta. So, pag napapakulo nga tayo ng ating munggo, medyo matagal kaya nag-evaporate na yung tubig. Kapag napansin yung medyo kinulong na sa tubig, pwede tayo mag-add ng tubig. So yan, tiblahan natin ng patis kung medyo matabang sa panglasa nyo. Ilagay na natin ang ating dahon ng malunggay. So kung mapapansin nyo, meron na tayo ingredients ng dahon ng malunggay at dahon ng sili. Para sa akin kasi, gusto ko yung flavor na binibigay ng dahon ng sili. Tapos gusto ko rin syempre mas masustansya, kaya nilalagyan ko ng dahon ng sili at dahon ng malunggay. Optional na lang sa inyo kung gusto nyo dahon lang ng sili or dahon lang ng malunggay.
ilagay na rin natin ang ating siling pansigang. Pwede nyo hatiin sa gitna niya kung gusto nyo medyo maanghang. Ang pinakang halas natin ilalagay ang dahon ng sili. Kasi ito yung pinakamabilis maluto. So, yan na. Medyo simmer lang natin ng kaunting oras or kaunting minuto. Pwede na natin i-serve ito. So, yan na. Pwede na natin i-serve sa ating serving plate. Bagay na bagay ito, katambal ang ating pritong isda at mainit na kanin. So, ito na ang ginasang munggo na may sotanghon. Ulam na, pang merienda pa. Kain na tayo!